Hi guys! Kamusta kayo? Today is August 31st, 2022. Bukas September na. Sobrang bilis ng panahon. And sobrang na-miss ko rin yung mag-vlog ng ganito. Yung ordinary vlog lang na okay lang sa akin kahit walang manood. Basta may ma-share lang ako sa araw na to or, you know, wala lang, random lang. Earlier today, nagpunta ako sa school. By the way, kagabi, August 30 na yung last day ko sa Accenture and I feel so free! Grabe! Kasi ngayon is a Wednesday. Tapos September 1st, naka-VL na ako. Grabe, ang sarap sa feeling na hindi na ako magla-log in. Hindi ko na iniisip kung malilate ako. Hindi ko na iniisip yung ano. Hindi ko na iniisip yung gagawin for today, yung completes, ganyan. At higit sa lahat, makakatulog na ako ng mas maaga. Kasi kailangan ko i-adjust yung body clock ko. By the way, just an update, natanggap ako dun sa company na pinag-applyan ko. Nabanggit ko to dun sa video ko nung, ano ba to? Nung Detail Cosmetics na meron akong hinihintay na interview, or hindi, na-update nung time na yon. Tapos kinabukasan nun, dumating yung update and good news yung dumating. It is a school and I feel happy kasi sobrang tagal kong hinintay na maging ganap na teacher or lecturer ako, college lecturer. By the way, isa pa rin naman sa mga goals ko na maging licensed professional teacher. Siguro in the future, kukuha ako ng teaching units, ganyan. Depende sa magiging agos ng buhay. But for now, I will enjoy and I am thankful for the opportunity. Kasi sobrang tagal ko hinintay ito. Like, magmula nung tinake ko yung calculus nung second year college nung 2014. Dahil magaling yung professor ko doon, sa kanya ko nakita na parang gusto ko maging math teacher. And then, after a year, ginawa niya akong assistant, taga-check ng papel, taga-proctor, kapag absent siya. And minsan, ako na rin yung nagle-lecture kapag absent siya, pag may meeting, pag may sakit. Considered absent siya nun, wala siyang bayad. Pero, ang goal kasi namin, matapos yung topics. Para makakapag-quiz yung mga estudyante. Ayun, 2015 hanggang 2019, as personal assistant niya ako. And then 2020, nag-assist din ako sa kanya sa online exams. Grabe, matinding adjustments talaga yung ginawa ng mga teachers natin. Lalo na nung, di ba, dahil nag-COVID pandemic, mahirap talaga guys ituro yung math ng ano, ng online. Kasi syempre, yung math, kailangan mo talagang tutukan yung mga estudyante mo. So, syempre, yung mga nangungopya, yung mga nandadaya, talamak yan sa online learning. For sure, kukonti na lang dyan yung may integrity talaga. Kaya, I feel happy na ngayong 2022, nag-face-to-face na. Yun nga lang, hindi pa rin mawawala yung takot natin sa COVID, at saka sa monkeypox, diba? At saka yung, ano, anyway, yun nga, I feel happy. And I feel very grateful sa opportunity na dumating. Then, right now, I am in the process of enrollment para sa grad school. Dalawang subjects lang naman ako. Pero I know medyo mabigat yun. Kaya, hinahanda ko na yung sarili ko. Kaya, that is also the reason bakit pinili ko na mag-academ na. Para yung aking trabaho, parang vocation na rin. No, kasi syempre pag nagtuturo ako, matututo rin ako dun sa mga estudyante ko. At saka pag kung meron akong kailangan aralin ulit or bagong learnings na aaralin, matututo rin ako. At saka yung mga ititake ko na subject doon sa graduate school, po pwede kong maituro in the future dito sa school na ito. By the way, I feel happy on my makeup kasi ganito lang kasimple yung makeup ko today. Kasi syempre, di ba, girl, school yun. Hindi mo kailangan magpahak. Yung gamit kong concealer dito, yung Happy Skin. Tapos nilapatan ko ng Happy Skin cooling powder na napakamahal. May cooling sensation talaga yun. Pero hindi naman cool na cool. Na parang yung Johnson's Baby Powder. No.
And then tapos yung blush on, yung gamit ko, yung On The Go blush in the shade Toasted. Favorite ko na to. And then for the eyeshadow, gamit ko yung BLK. Tapos for the eyeliner, ang gamit ko yung Vice Cosmetics. Grabe yun, no? Kanina pa akong 1 PM doon, 10 PM na ngayon. O diba? Parang okay pa rin yung face ko kahit na pawisan ako. Anyway, share ko sa inyo yung ginawa ko today. Medyo nakabahan na ako actually. Pero cool lang. Kaya yan. Wala akong mabuk na angkas. Pagod na ako. So sana hindi po sayang yung punta ko. Dirty Japanese. Naku. Kaloko yung civil service ngayon, no? Ang konti lang nung pumasa. Wala yung book na hinahanap ko. Siguro sa Rex Bookstore na lang ako bibili bukas. Try natin sa Shangri-La. Okay no? Okay yung fit, diba? Pagod na ako. Society. Grabe wala. Abis na. Titigam mo. Kunin ko na to pero bibili pa rin ako bukas sa Rex. Dito pa rin yung sabako na to. Wala na yung microphone. Ah, gusto ko kumain. I'm so tired. Ayan, nag-angkas na ako. Boom, Tori! Hindi mo akalain na itong si Bading kaya kang patumbahin. Previous videos ko, makikita nyo na naka-eyeglasses ako. Yun nga lang, yung eyeglasses na yun, nawala sa Baguio.
nung nandun ako sa, ano matawag dito, nung nandun ako sa Diplomat Hotel, nag-switch ako ng eyeglasses. Yung clear at saka yung shades. So, nag-selfie ako noon. Halimbawa, ito. Nag-selfie ako noon. Tapos, nagpinalitan ko yung shades. Doon nawala yung eyeglasses ko. Hindi ko na talaga nakita. Feeling ko nahulog yun or what. Tapos ito, bumili ako from Shopee. Yun nga lang, masyadong maliit sa face ko. Malapad kasi yung face ko, di ba? Ayan, oh. Okay sana to kung halimbawa, malapad-lapad yung frame. Anyway, 50 pesos lang naman to. Lalagay ko na lang sa description box yung shop. Lalo na to, maliit talaga, oh. Ayan. Pero kung halimbawa, malapad-lapad yung ano nito, yung frame, bagay sa akin to. Sayang, bibigay ko na lang to sa kapatid ko. And then, earlier, bumili nga ako sa Mega Mall nito. Feeling ko ito mas okay to. Ayan. Mas bagay sa akin yung, mas bagay sa wide face yung medyo pa flat na frame. O, diba? Para mukha tayo matalino. Ngayon, mag-unready tayo. Yung year 2022 kasi, guys, ano, medyo iba-iba yung halo-halo yung emotions. Kasi una-una yung elections. Kakaiba talaga yung election ngayon, ngayong taon. Anyway, mag-unready tayo. I'm using the Easy & Co. Cleansing Butter Calming Melt. Ito yung ginagamit ko para, especially pag meron ako mascara. Sobrang dali na matanggal ng ano, sobrang dali matanggal ng mascara. Anyway, ayun nga yung pinag-uusapan natin. Kakaiba talaga yung elections today ngayong ano kasi laganap yung fake news. Tapos talagang alam mo yun, ako nung binoto ko si Ma'am Lenny at saka si Kiko, ang nasa isip ko yung mga natulungan ng angat buhay, yung mga mangingisda, 'di ba? Parang ganoon pag binakinggan mo, pero guys, totoo 'yon. Nung sineshade ko yung pangalan nila, ang iniisip ko yung mga kababayan natin na nasa malalayong lugar. Kasi ako, I admit, sa current na katayuan ko sa buhay, hindi ko naman kailangan ng ganung na pagkalinga ng gobyerno. Pero may mga kababayan kasi tayo na pinaka nangangailangan ng kalinga ng maaasahan na gobyerno. Kaya yung boto ko para sa kanila. Yun nga lang. Naloloka pa nga ako doon kasi birthday ko May 9 yung elections, 'di ba? Yung grabe talaga yung month of May, talaga nawalan talaga ako ng gana diyan kasi nilipat din ako ng team. Eh ayoko doon sa team na 'yon. Isang buwan lang naman kasi nung June, nag-request ako doon sa senior lead namin na ibalik na ako doon sa original team ko. Anyway, yun nga yung month of May. Nagbagyo ako noon kasi sobrang stressful talaga. Ayun na yung May 9, di ba? Elections. Grabe, wala. Talagang nag-take ako ng holiday leave nun kasi hindi ko talaga kaya. And then, kinabukasan, 26th birthday ko. Girl, wala talaga akong gana. Kasi nga, di ba, yung transmission ng boto, sobrang bilis. Tapos, ang dami pang mga ano man yan na nangyayari, di ba? Hanggang sa, ayun, nasabi ko sa sarili ko, sige, gagawin ko na lang yung part ko bilang mamamayang Pilipino. Tapos ngayon, minanifest ko, gagawin ko yung tungkulin ko bilang teacher, bilang guide ng mga mas bata sa akin. Kasi yung mga estudyante ko ngayon, so kung first year sila, bale, siguro pinanganak sila year 2004. Eh ako pinanganak ako, diba? Do the math, 26 years old na ako ngayon. 8 years na agwat namin. Ano ba nangyari noong 2004? Pinalabas yung feng shui. Hindi kaya ako makatulog nun. Tapos ayun, nakakaloka talaga. Tapos ngayon, diba, sobrang daming nangyayari sa Pilipinas. May mga crisis. Ayoko na mag-talk, pero sige. Bahala na tayo sa buhay natin. Anyway, eto na guys, yung result nung cleansing balm sa mukha ko. Hindi naman ako nagmaskara ngayon, kaya, ayan, mabilis lang matanggal. Sobrang ano, ang sarap ibang massage sa face nitong cleansing butter na to. As in, tapos yung amoy,
very pleasant pa, hindi mabaho. Bago ko gamitin yon, I mean noon, ito yung ginagamit ko, yung Garnier Oil Infused Cleansing Water. Ito, okay din to na pangtanggal na mascara. Katapos nito, magbo-wipe ako nitong BLK Makeup Removing Wipes. Ito, hindi kaya ng wipes na to magtanggal ng mascara. Sobrang mahapde sa eyelids kasi magaspang, day. At huwag natin hahayaan yun. Okay. So, buong month of August talaga, yung itong month of August naman, halo-halo rin yung emotions kasi eto guys, ha, July 27 yata ako nag-apply dito sa school na to, na-apply, na pagtatrabahuhan ko. Ano lang, out of ano lang, sabi lang ng friend ko na faculty rin doon na, te, blah blah blah, ba't di mo itry? But sabi ko, sige, tatry ko, mag-send ako email. Tapos ayun na, hindi ko akalain na magpo-progress yon sa demo teaching. Bali, nag-demo ako August 1. Talagang hindi ko talaga shinare yun sa social media ko. Talagang ano lang, sa mga piling kaibigan lang. As in. Kasi ayokong malasin. And then after that, nagpaalam na ako dun sa manager, sa senior lead namin na mag-resign na ako, pati dun sa TL. Pero hindi ko alam na hindi pala umandar yun kasi email lang yung sinend ko. Sabi ko, to be followed na lang yung letter na formal. Yun pala, hindi aandar yun hanggat hindi mo sinesend yung... So, diba, kung August ako nag-send ng email na yun, o plus 30 days, sasakto sana sa September 1. Eh ngayon, hindi pala umandar yun. Ngayon, yung reason ko, hindi na kaya ng katawan ko. Tapos, ayun na, nagkakaroon na kasi ako ng offenses. Nagkakaroon na kasi ako ng, ano, ng discipline policy. And then, nagkakaroon na kasi ako ng mga absences tsaka downtime. Kasi nga, hindi ko na talaga kaya yung shift. Tapos ayun, alam nyo ba, inoferan pa ako nung manager namin na lumipat na lang ng project. Isipin mo yun, meron akong offenses, di ba? Tapos, naisip niya pa na i-consider akong ilipat sa ibang project. Tapos sabi ng TL ko, so syempre, somehow, naging asset din naman ako nung team namin. Nakaka-touch nga eh. Pero nung sinabi yun sa akin, naghihintay na ako ng confirmation dito sa school. And then yun naman, sobrang tagal actually ng confirmation kasi, pero okay lang. Pero talaga nag-overthink talaga ako. To the point na, oh my God, nag-overthink ako. Dapat ba wag ako mag-overthink? Valid ba itong nakaramdaman ko? Mga ganun. And then ayun, in-interview ako ng senior director. Tapos in-interview ulit ako ng director. But yung demo ko noon, face-to-face yun. Sobrang kinabahan ako dun kasi may tanong yung isang co-faculty ko na ngayon na talagang na-blanko ko. Day! Nakakahiya! Anyway, sabi naman nung director na we all make mistakes. Kaya sisikapin ko na hindi na mangyayari ulit yon. Tapos, ayun na. August 24, dyan na yung confirmation na hired na ako. Nag-medical. Alam nyo ba, dun sa medical, girl, obis na naman ako. Wala, eto, tingnan nyo. Etong cabinet ko. Ayan, makikita nyo yung mga damit. Ayan. Kakamihan dyan, hindi ko na masuot. Tapos yung sa taas. Ayan o, yung mga nasa taas, ayan yung mga damit ko dati na talagang hindi ko na masuot. Ngayon, hindi ako makapag-OOTD dun sa school kasi hindi na talaga kasya sa akin yung mga damit. Kaya the only option is kailangan ko talaga mag-gym or mag-diet, which parehong mahirap. Kasi yung pag-gym magastos. Anyway, gugutumin ko na lang yung sarili ko. Lalo na pag naman nagtuturo ako, nag-i-skip din ako ng meal. Tubig-tubig lang, ganyan. Anyway, ayun, sobrang laking pasasalamat ko talaga kasi yung sa opportunity. Grabe, hindi rin ako mapaniwala na this is it. Kasi makikita nyo, ang dami kong libro dito ng math. Mga pinag-ipunan ko yan bilhin noong 2017, 18, 19. Tapos magagamit ko na sila ngayon. Nakakatuwa lang. Kaya naman sana ikaw, nanonood ngayon,
yung mga minanifest mo na bagay eh mangyari rin or nangyayari na. Ano lang talaga, patience is a virtue. Ako kasi masyado ako nag-overthink. Alam mo yung parang hindi ako mapahali kapag ganito, wala akong confirmation, wala akong assurance. Buti nga hindi nabwisit yung HR sa akin. Kasi talaga kailangan ko talaga kasi kailangan ko talaga ng assurance noon. Kasi syempre, pinapipili na ako nung lead namin, di ba? Kung lilipat ako, kung tutuloy ako ng resignation or lilipat na lang ako ng project. Kung hindi ako natanggap dito sa school, lilipat na lang sana ako ng project. Anyway, ayun. I know naman na I made the right decision kasi gusto ko talaga yung pagtuturo. Lalo na math pa yun, di ba? Tapos may isang subject na ituturo ko for the first time, yung Science, Technology, and Society, STS. Noon ko pa to naririnig sa PUP pero ayun, sabi ko na lang dun sa director namin, I'll take the challenge kasi, diba, girl, dapat wala tayo inuurungan. Saka confident naman ako na yung mga students ko, siseryosohin nila yung subject. Kasi hindi ito kasing bigat ng math na talagang kailangan talaga nilang seryosohin. Saka sa math, talagang girl, pag nag-cheat ka dun, hindi kita palalampasin. Talagang yung experience ko dati nung undergrad, natuto ako manghuli ng mga nangungapya, ng mga nandadaya. Yun yung pinaka-ayoko kasi ang dami ng considerations na binigay sa inyo. Minsan nga, open notes pa. Tapos magkukopyahan din kayo sa dulo. Parang mali naman yun, di ba? Kung natatakot kayo na bumagsak, edi mag-request kayo ng another example, another lecture. Noon, pinagbibigyan namin yun ni ma'am, yung boss ko dati. Ako yung magde-lecture na additional para ma-clear yung topic. Yun yung gusto kong i-reinforce ngayon sa mga incoming students ko na kailangan talaga magtanong sila kasi it's their right, kakapatan nila na magtanong, and ako, obligasyon ko bilang teacher nila na sagutin yung mga tanong nila. At saka ayokong mag-move sa next topic na naguguluhan sila dun sa previous kasi domino effect yun hanggang sa susunod na subject, hanggang sa susunod na subject na naman, tapos hanggang sa board exam, hindi nila alam. Nakakaano, di ba? Parang nakaka-frustrate yun as a teacher kasi anyway, it's a challenge. Anyway, subukan pala natin yung mic. Medyo mahaba yung vlog na to, no? Pero kung nandito ka na sa point na to, maraming salamat. Subukan natin yung mic. Ito yung binili kong mic sa Shopee, SNL. Ito, kayo naka-seal. Sige. Lalagay ko na lang sa description box yung link. Ay, bongga. Maliit lang pala. Okay. Maliit-liit lang pala, oh. And then I have here the lighting kinemper. What's this? Tapos may manual sa loob. And ito yung cord. I think sina-charge to. Ah. Basahin natin yung manual. Ay, takay. English yung manual, day. Sige. Kakabit ko na yung... Ikakabit ko na ito, dito. Bali, gagamitin ko sa online class para ano. Dito ko nalang ikakabit. Umorder din ako ng lapel, pero hindi pa dumadating. Pre-order. Ay, may pipindutin niya hata. Ayun, pipindutin natin yung dito. Ayan, ilaw. Taray! Ayan, kinabit ko na yung ano. Kinabit ko na yung... Wait lang. Tinatamad akong basahin yung instructions.
Anyway, nagaano na ba? Hey, mic check. Anyway, hindi ko sure kung gumagana na yung mic, pero ayun, naka-green na kasi dito, pero dito sa phone naka-red. Ayun lang naman yung instruction, ikakabit, i-turn on to, tapos okay na. This is my voice with the microphone. This is my voice without the microphone. Anyway, nakita niyo, narinig niyo yung difference, no? Mas okay yung may mic. Anyway, lalagay ko na lang guys sa description box yung ano, yung shop, S&L sa Shopee. It's a Shopee mall sa Binondo. Bumili rin ako ng damit. Yun nga lang sa China galing. Hindi ko alam kung kailan darating at saka sana magkasya sa akin. Update ko na lang kayo. And ano pa bang share ko? Ayun lang naman. Ayun lang naman guys for now. I'm wishing a prosperous September to all of you. Sa ating lahat, sa ating mga Pilipino. Kahit na nasa kalagitnaan tayo ng crisis, yung pamasahe, magtataas na naman. Nakakaloka pa nga dun kasi, di ba, dalawat kalahating taon akong work from home sa Accenture, di ba? So, bali, hindi na ako nasanay na, kumbaga parang, hindi na ako sanay na mag-commute. Nasanay na ako na nag-grab, nagka-taxi, nag-aangkas. Na-realize ko na sobrang mahal. Tapos, yun nga, yung sa pagko-commute, medyo nakakatakot pa rin kasi yung COVID, di ba? Nakadalawang boosters naman na ako at saka, pero nakakatakot pa rin. Anyway, yun lang naman, guys. Anyway, that's all, guys, for today. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel. Kung meron kayong request, feel free to comment down below. Nakakamiss mag-vlog ng ganito na sobrang ano lang, sobrang random lang, sobrang cozy lang. Sobrang feel good lang para may ma-share. Subukan nyo guys. I mean, subukan nyo lang na mag-vlog kasi nakakatanggal ng stress. Kasi halimbawa, wala kang, yung mga friends mo, busy sila. Yung mga friends ko, busy talaga sila sa buhay nila. At sa kami, kanya-kanya silang problema rin. Eh, syempre, ayoko nang i-share sa kanila yung mga problema ko kasi baka hindi rin nila matugunan o kaya. Alam mo yun, parang okay na yung problema nila eh. Hindi ko na dadagdagan. Ganun. Understandable naman yun. Kaya nga gusto ko na silang makita ulit. Kasi tuwing nagkikita kami, dyan lang kami nakapag-air ng mga grievances namin. Pero pag yung ganito na normal day, bihira na lang kami mag-rant sa isa't isa. Kasi talagang mabigat na eh. Tapos diba, mag-exchange pa tayo ng kabigatan. Pero rest assured naman na nandito kami para sa isa't isa. Kaya ako, itong pagbo-vlog yung aking resort sa paglalabas ng sama ng loob o kaya ng thoughts sa TikTok, ayan. Nakakatuwa, lalong-lalo na itong YouTube channel na to, nag-monetized na pala to guys, kaya please don't skip ads. Nasa $6 na yata yung revenue dito, kailangan maka $100 bago ma-withdraw. Huwag kayo guys mag-i-skip ng ads, please. Anyway, maraming salamat sa panonood and I will see you again on my next vlog.